Mamshi, in today's video, ipag-uusapan natin kung ano ang Google Docs at kung paano siya gamitin. And kasama na dyan ang Google Sheet, Google Slides, kung paano i-share at kung paano mag-organize ng mga folders. So kung interesado po kayo sa topic natin for today, make sure to watch the whole video, mag-subscribe at mag-start na tayo as in, now na! Welcome back po sa ating channel and I'm Sheena Santos, isang home-based mom and virtual assistant for many years. And yun nga po, may mga nag-request po din kasi sa atin ng tungkol sa paggamit ng mga Google Drive tools. Kaya ituturo ko sa inyo kung ano ang Google Docs at kung paano siya gamitin. Okay? And yun, salamat po. Again, walang katapusang pagpapasalamat dahil more than 1,000 subscribers na tayo. Salamat po sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa ating channel. And sana po, kung ano man po yung mga natututunan nyo sa ating mga videos, ay i-share nyo po sa iba para naman po makatulong din tayo sa kanila. Okay? Ipapakita ko yung screen ko para masundan nyo na rin. Ang pinakakailangan nyo, of course, is your Gmail address. So, kapag may Gmail address na kayo, i-open nyo lang muna yung yan, drive.google.com. And makikita nyo, ito na yung mga folders ko sa left side. Ito rin yung pinaka parang view nung kapag ka-clinic mo yung mga bawat, kung ano man yung mga nandito sa kaliwa. Okay? So, una natin pag-usapan is yung Google Docs. So, paano kayo makakagawa ng Google Docs? All you need to do is click on New. Kaya, right click. New. Tapos, Google Docs. So, ayan na yung ba? May hint na kayo. May nakikita na kayo. By the way, dito po sa ating channel, bago ko pa makalimutan, marami po kayong maaaring matutunan. Nagbibigay kasi tayo dito ng mga tips, advices, guides, walkthroughs, at kung ano-ano pa tungkol sa buhay at pag-online job ng isang home-based mom. And sa likod ko, ayan, yung aking husband na nagtatrabaho din online. Pareho kami nagtatrabaho matagal na. Yun. Anyway, so let's open up Google Docs. Then, dito sa taas, kasi yung Google Docs is yung parang counterpart ng Microsoft Word. Diba? So, dito, parang cloud-based na siya. So, sa taas, sa top left side, untitled document, i-replace nyo lang yan ng kung anong file name nung, yung kumbaga, ano magiging pangalan ng Google Doc mo. Okay? Let's say, Sheena Home-based Doc. Ayan, ganyan lang. So, kinaps lang ko talaga, no? Yan. Tapos, kung ano man yung kailangan mong i-type dyan, or mag-copy-paste ka, kuha tayo ng mga samples. Okay, so let's say magsa-search tayo sa internet. Kunwari, researcher tayo ngayon. Pwede kayong, ano ba yan? Teka, yan. Igigilid natin konti. Yan. Ito ah, kumbaga, nagkukuha lang tayo, for example, ng mga na-research natin. Kunwari, may client kayo, pinapa-research. Paki-research mo nga kung anong MailChimp, ganyan. Kung anong automation ng MailChimp. So, let's say nakakuha ka ng information. So, copy. O kung ano man yan. Tapos, pwede naman mag-paste. Yan. Tapos, parang kumbaga Microsoft Word lang din. Pwede mo siyang i-edit kung anong gusto mo. Yan. Pwede mo i-adjust dito sa taas. So, yan. Tapos, pwede rin namang mag-upload ka lang. Yan. File. And then, dito pala. Yan. So, na nga ba? Ulit. Okay, so for example, ayan, meron kang task na researching task, okay? And gusto ni client, mag-research ka about MailChimp automation. So, pwede kang
parang Microsoft Word din yan. Pwede mo namang i-copy-paste lang. Copy mo lang yung gusto mong kung ano man yung naharap na information and then paste mo lang. So, ganun lang. Control-V, Control-C. Yan yung mga short, yung mga keyboard shortcuts na magandang mapag-aralan nyo. So, kapag yan, pwede mo rin siyang ayusin kung paano mo ginagamit ang Microsoft Word. So, i-highlight mo kung gusto mo ng Control-V, change size, ano pa, yan, mga formattings. Yan, pwede mong bago-baguhin yan. And then, pwede ka rin naman mag-upload lang. So, ayan o, file, and then open, yan, upload kung ano man yung, kung meron ka ng documents na nasa computer mo na at gusto mong ilagay sa online, eto na. Para hindi, kumbaga madali na kasing paraan ito para ma-share mo dun sa client in real time. Pwede niyang i-edit kasi yan eh. So, papakita ko sa inyo. So, mas para sa akin convenient yung... Ang ingay, kumakain. Mas convenient para sa akin yung ganito kasi pwede na agad i-share sa client dyan. But anyway, ayan. So, select nyo lang yung file na gusto nyo i-upload, kunin nyo, open, yun na yun. Malalagay na siya dyan agad. Ayan. So, and then, yung sinasabi ko kanina is to yung share. Let's say, tapos ka na dito kasi nag-auto-save na siya. Auto-save na, hindi na yung file, tapos save as, gano'n. Hindi na kailangan gano'n, auto-save na siya. Tapos, kapag click mo yung share button sa taas, ayan, pwede mong ilagay yung email address ng client mo or kung sino man yung pagpapadalhan. So, for example, ito, ayan. Sample lang, ayan. Tapos, pwede mong i-change yung access niya. Pwede siya mag-edit, o kaya pwede siya mag-comment lang, or pwedeng yung makikita lang niya, as in wala siya magagawa kung titignan lang yung document mo. Ganon. Tapos, pwede ka mag-add ng note. Please organize, ganyan-ganyan. Caps lock talaga. Yan. Tapos, i-ano mo lang, i-notify mo lang siya, makaka-receive siya ng email with link, para pag-linik niya yun, maka-access niya na yung Google Docs mo. So, ganun lang kasimple. Then, kumbaga, isi-send mo lang yan. Or, instead na maglagay ka ng email address, pwede naman na kunin mo lang yung shareable link. Click mo yan. Tapos, makita mo to, di ba? Merong copy link. Pag clean-upin mo yan, automatic makukuha na yung link na nandito. At yung link na yan, ibibigay mo dun sa, either sa Messenger, sa Skype, or email mo dun sa tao. Yun, pwede yun. Yan, kumbaga, dalawa yung way na pwede mo magamit para lang ma-share mo yung file. Okay? Yan, so, madaling, napaka-convenient niyang gamitin. Kasi real-time, pwede niyang ma-access, makita eh. Ano pa? Tapos ito dito sa taas, may makikita kayo maliit na folder. So, pag-click niya yan, pwede niyo na siyang i-assign kung saang folder mo gustong ilagay or i-save itong document na to. So, for example, gusto ko siyang i-save dito sa folder na, ayan, Sheena Important Things. Kung may sub-folder pa siya, may makikita pa kayong isa pang araw. Talagang tinuturo ng kami. Ayan, itong mouse ko na lang. Double click, ayan. Move, ayan. So, mamumove na siya doon. Nandun na siya agad, di ba? Madali na. Yan. So, kung nagkamali ka, i-undo mo lang. Hindi na siya mapupunta doon. Di ba? Wala na. Hindi na siya naipasok doon sa folder. Pero kung ano na, ulitin mo lang. Ayan. Tapos, kung sa tingin mo ay mahalaga tong document na to, gusto mo mapansin agad, click on star. Yan. Yan. Tingnan mo. Kapag bumalik tayo dito, ayan. So, ngayon, wala pa ka siya. Refresh ko, ha? F5. So, in-highlight ko, F5 refresh. Ayan. Makikita ko na yung aking ginawa. Asan ba? Ayan o, Sheena Home Base Doc. Ayan o, parang bold, ano ba tawag doon? May kulay na, kaya lang, gray lang eh. Mas maganda ko sana kung ibang kulay. Ayan, tapos makikita mo na merong naka-shared na siya dun sa isang email address. Na Sheena, yung pinakita ko kanina. Yun. So, ganun lang. So, kapag naman po Google Sheet, ganun din yung idea. Ang counterpart naman niya is Microsoft Excel. Excel tuloy. Microsoft Excel. Ayan. Teka. Refresh natin. Wala eh. Yun, na-delay lang. Anyway. Yan. So, ito yung mga quick access. Kung ano man yung ginawa mo at recently na binuksan mo
lumalabas siya sa taas. Parang preview. Okay? So, kung Google Sheet, ganun din. Plus. Ay, bakit ba may delay? Ayan. Google Sheets. So, pag ginano mo yan, either blank sheet or from a template. So, kung may template na, pwede naman na yun na lang i-open mo. So, kung Google Slides, ganun din. Kung blank presentation, okay, pakita na rin natin, Google Sheet. So, ganun din yung idea. Pwede kayo mag-upload and i-share nyo lang. Or pwede rin naman na from scratch or from template, then share nyo lang kung kailangan. Okay? So, huwag nyo lang kalimutang i-rename to para madali nyo ma-organize at mahanap yung file na kailangan nyo. So, kapag Google Slides naman, ganun din. Yan. Plus. Blank presentation, for example. Yan. So, diba, parang, kumbaga, Microsoft PowerPoint lang naman siya. So, pwede kayo magbago ng, ayan, no, may mga themes na dyan. Tapos, rename nyo lang, share. Yan. O, diba, convenient. And, isa pa na pwede nyong gawin actually is i-connect yung inyong Google Drive sa phone. So, ginagawa ko yan. Kaya lang kasi hindi ko maipakita ngayon eh. Magda-download lang kayo ng Google app. Ano ba? Google Drive app sa Play Store. Lagay nyo sa cellphone nyo. Tapos, kung ano man yung mga files na gusto nyo i-transfer, parang i-drag nyo papunta dun or i-upload nyo dun sa app na nasa cellphone nyo. For example, pictures or videos. Kasi ganun ginagawa ko dahil sa cellphone yung ginagamit ko pang video. So, i-drag ko lang siya papunta dun sa aking phone, dun sa Google folder. Tapos, kung nag-upload na siya, papasok na siya dito sa, ano, ayan o, sa Google Drive. Pakita ko lang sa inyo. Ayan o. Yan, mga galing yan sa phone ko. Kasi kesa, kasi diba, phone lang yan. Ang nangyayari is, inaano ko pa yung, parang kinokonnect ko pa yung wire sa CPU. Tapos, doon ko palang i-access yung phone. So, medyo matagal yun. Basta kailangan may internet ka para makapag transfer ka ng files mo. Yan, yan yung mga ibang pictures ko. Alos mapupuno na eh. And yun, kung gusto mo nang, kasi wala ako nung ano eh, I'm planning to buy yung parang external hard drive kasi nga mapupuno. Feeling ko mapupuno na yung computer ko pag tinitignan ko, nagbumula, so nagbubura ako ng files. Ngayon, ang ginawa ko is in-upgrade ko yung storage ko tong Google Drive ko kasi dahil maggamitin ko siya, ginagamit ko siya personal and yung sa mga trabaho ko, in-upgrade ko na lang siya. Kumbaga monthly meron akong binabayaran na dollars, ganyan. Tapos, pag meron akong mga bagay na hindi na sa tingin ko ay dapat ko na lang i-move sa, kumbaga parang pipili ako ng mga pictures dyan o videos na pwede ko nalang i-move para naman hindi ako bayad ng bayad. So, something that you might need to think about, okay? Pero maganda rin kasi, maganda rin talagang gaano yung mag-upgrade ka kung kinakailangan para hindi ka na rin nauubusan ng storage mo kasi lagi ka nag-upload, di ba? Lagi ka may ginagawa sa computer. Yun, so natuto na tayo kung paano mag-create ng Google Docs at iba pang Google Drive tools. And paano mag-share, paano mag-organize. Yan, actually, pwede kang mag-move eh. Ito. For example, ito, itong hunting outfitter, gusto ko siyang i-move sa folder. Ganyan mo lang, drag and move. Pack. Oh, di ba ganun lang? Tapos, ano pa ba? Kung meron ka na isang folder na gustong i-move, let's say move ko dito. Sa data. Oh, 'di ba naging subfolder na siya? So ganun lang 'di ba, bilis. 'Yan lang naman po. So I hope may natutunan kayo kahit konti about sa Google Drive tools and sa mga Google Docs. Kung meron pa po kayong questions or mga request na mga videos na gusto mong gawin natin, please comment yun lang po dyan sa ating video sa baba, sa ating comment box sa baba. And yun, magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Please subscribe, like, and share para naman po matutunan din ng iba. Have a great day mga kamamshi. Again, I'm Sheena Santos. Bye-bye!
more about the different home-based job opportunities, make sure to click the subscribe button and hit the notification bell so you'll be first to get updated. Thank you!